Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos, na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipiniliwanag na mabuti ang bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng kansanglupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, humalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila.
Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awita at purihin ng mga lilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mula sa ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na dalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Mga kapatid, bukas ating ipagdiriwang ang dakilang pag-akyat ng ating Panginoon, no? Ibig sabihin, malapit na o tapos na ang kanyang pamamalagi sa lupa. Siya ibabalik na kung saan siya nanggaling. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, napakinggan natin ang tungkol sa paghingi ng anumang bagay sa ngalan ng ating Panginoon. Sa mga nakaraang ebanghelyo, madalas bigyan diin ito ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang mga alagad ay may karapatang humingi sa kanyang Ama sa pamamagitan ng kaniyang panalangin. Siguro'y maganda nating pagnilayan, ano nga ba ang mga nilalaman ng ating mga panalangin? Ano nga ba ang nilalaman ng ating mga pagsusumamo sa Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay naghihirap o may kinaharap ng problema? Minsan, sa buhay natin,
hindi natin kailangan baguhin ang desisyon ng Diyos sa mga ating mga panalangin. May mga panalangin tayo na kailangan tayo mismo yung magbago. Yung puso natin ang kailangan magbago. Kailanman, dapat ang ating mga dinarasal ay hindi upang baguhin kung ano ang iniisip, kung ano ang pinaplano ng Diyos sa atin. Kundi tayo mismo yung sumunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang ating pangailangan. Alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Minsan talaga, kailangan lamang natin maglambing sa Kanya. Siguro'y bilang mga anak, tayo ay naglalambing sa ating magulang na minsan'y pagbigyan ng ating mga gusto. Alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ibibigay, pero hindi rin masama na tayo'y maglambing sa Kanya. Yung bang ating dinarasal, talaga bang ito ay para sa ating ikabubuti? Yung bang hinihingi natin sa Diyos, talaga bang ito ay para sa ating kapakanan? Iyon dapat yung ating magandang pagnilayan ngayong tayo ay nagdiriwang ng Santa Misa. Dapat bang ang ating mga panalangin, ang ating mga hinihingi sa Diyos, talaga bang ito ay kailangan natin? Kasi malaki ang pagkakaiba ng gusto sa kailangan. Kapag kailangan natin, dapat ito'y ating, dapat ang Diyos ay maibigay ito sa atin. Dapat ang Diyos ay masabi natin sa ating sarili na ito ay Kanyang ipagkakaloob. Pero kung ito'y gusto lamang natin, siguro'y baka nga dapat nating baguhin ang ating mga panalangin. Mga kapatid, yung ating pagdarasal, yung ating mga hinihingi sa Diyos, nangangahulugan lamang na tayo bilang Kanyang mga anak ay may matinding pangailangan. Tayo Kanyang mga anak ay nakakaranas na matinding paghihirap. Kaya nga tayo humihingi. Ibig sabihin, hindi tayo mayabang. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamalaki. Sa harap ng Diyos, tayo bilang Kanyang mga anak ay walang may pagmamalaki. Yung ating mga pagdalangin, yung paghingi sa Kanya ng ating mga pangailangan, nangahulugan na minsan sa ating buhay, kailangan natin ng Diyos na handang tumugon sa ating mga pagluhog at mga panalangin. Alam po ninyo, sa aking pamamalagi sa dambanang ito, sa simbahang ito, na-realize ko na ang mga Pilipino ay sakitin. Ito yung ating madalas hingin sa Diyos, magandang kalusugan. Kaya yung inyong pagparito, mga kapatid, tayo ay mga sakitin. Tayo ay mga sakitin, hindi lamang siguro sa physical, kundi lalatigit sa spiritual. Nangungulila tayo na paggalingin tayo ng Diyos sa anumang sakit na meron tayo. Kaya yung inyong paglagi rito, pagpunta sa dambanang ito, hindi dahil iba yung Diyos sa inyong mga parokya, hindi dahil iba yung Diyos yung inyong mga simba, sa inyong mga simbahan, kundi yung inyong pagpunta rito, pagkapakita ng inyong pagmamahal, hindi lamang sa ating patron, Santo Padre Pio, kundi sa Diyos. Siguro'y yung inyong paglagi rito, pagpunta rito, ay sumisimbolo na kayo ay nanlalambing sa Diyos. Sapagkat alam natin na ang Diyos hindi tumatanggi sa mga bagay na kailangan natin. Kaya sa pagdiriwang ng Santa Misang ito, ipagdasal natin yung mga bagay na kailangan natin. Hingin natin sa Diyos yung mga bagay na sa alam natin magpapaunlad
at magpapalalim ng ating malalim na relasyon sa ating Panginoon. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo, naming iyosan ang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kalitasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kalitasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sarimuling ibubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginlapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na aking
sa Diyos lamang mapapanata. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Poon ikay puno ng kabutihan, Pastol ka, nagmamahal sa kawan, inaakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglit ma. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. At kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming ang pagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa namin sa pag-alaala ng anak mong mahal na nag-uto si pagdiwang sa huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap,
Itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng pre-legal consultation sa darating na May 19, Araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ika-apat, sa darating na June 15, ay magkakaroon ng First Holy Communion para sa mga batang nasa Grade 4 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ika-lima, bahagi ng pagkakawanggawa ng pambansang Dambana, bukas po at sa mga susunod na panglinggo ay narito sa atin ang mga taga-parokya ng Ina ng Laging Saklolo sa Agoncillo upang humingi ng tulong at suporta sa pinatatayo nilang simbahan na nasira na nagdaang pagsabog ng Bulkan Taal. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam na umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Haleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at manulubos. Haleluya! Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may tagiliran ng simbahan. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Pinakikiusapan po muna na magsiupo para bigyan daan po ang pagsisimula ng pagnonobena sa Mahal na Ina ng Mga Grasya. Muli po, pinakikiusapan po ang lahat na magsiupo muna para bigyan daan po ang pagsisimula ng pagnonobena sa Mahal na Ina ng Mga Grasya at kay Santo Padre Pio. Muli po, pinakikiusapan po ang lahat na magsiupo muna para bigyang daan po ang pagsisimula ng pagnonobena sa Mahal na Ina ng Mga Grasya at kay Santo Padre Pio. Maaari po nating ialay ang ating mga rosas pagkatapos po ng ating nobina. Magandang umaga po, panyaya po tayo sa masamang mananalangin. Unang araw na nobena sa Mahal na Ina ng Mga Grasya. Kaya inayahan po na tayo ay magsiluhod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Manalangin tayo. Banal naming Ama, na sa hiwaga ng misteryo Paskwal ng iyong anak, ay naganap ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ipagkaloob mo sa lahat ng tao ang biyaya ng iyong Espiritu na mapabilang sa iyong mga inampon na pinagkatiwala na naghihingalong si Jesus sa Mahal na Inang Birhen. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Tayo po ay magsitayo. Pagbasa mula sa pangalawang aklat ng Makabeo. Sa isa namang pagkakataon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng kautusan. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan ito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang araw. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nananalig siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya ay babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wikan ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lukmikha ng buong sansinukob ang siyaring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay sapagkat hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pagyurak sa kanya, kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikuran ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin ito at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang, "Payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay." Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso. Pinalaki kita at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay hindi nilikha ng Diyos mula sa mga bagay na naririto. Tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakop sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsiluhod. Ating pagnilayan, ang ating napakinggan at oras na para ang ating kahilingan sa mahal na ina ng mga grasya. Panalangin sa mahal na ina ng mga grasya, kabanal-banal ang birhen ng mga grasya, masdan sa mga sandaling ito ang pangamba at pagdurusa. Ang iyong mga nagtitiwalang mga anak ay lumalapit sa iyo upang hilingin na may pananampalataya ang iyong natatanging pangangalaga sa aming bayan at bansa at sa buong mundo. Pakinggan, O Ina, ang taimtim na panalangin na itinataas ng bayang ito. Sa iyo kalakip ang buong pagtitiwala. Bigyan mo kami ng lakas upang tahakin ang landas ng kabutihan, pagnanais na magtiyaga na mamuhay na isang tunay na buhay Kristiyano. Pagkalooban mo kami ng bukas palad na puso sa pag-aalay sa Panginoon. Para sa aming ikabubuti, sa aming sakripisyo at pasakit sa panahong ito. Nais din namin, O mahal na ina ng mga grasya, tulad ng ginawa ng aming mga magulang na parangalang ka Maria,
na aming tulong at aming kaligtasan. Amen. Amen. Aba po, Santa Maria ang Haring Ina ng Awa, ikaw po ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw tatawag namin pinapano na taong anak ni Eva, ikaw rin na pinagbubuntong hininga namin sa pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin na matumong mawain. Saka matapos siya ng pagpano sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria ang Ina ng Diyos, mawain maanam at patamis na Birhen. Ipanalain mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Sa pangako ni Kristo ang aming Panginoon namin. Paghayo sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, pagpalain tayo at ingatan ng Panginoon, ilayo tayo sa lahat ng kasama at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat.